Doktora Judy, ano po ang mga tips na pwedeng maibigay ninyo para sa mga mag-asawa para mas tumaas ang kanilang chance na magkaroon ng baby? Siguro yung mga things to avoid, no? So definitely smoking, alcohol. Sa lifestyle, talagang healthy lifestyle. When you say healthy lifestyle, dapat good sleeping habits, no? So 8 hours na sleep every day. Yung diet natin, healthy dapat. So may mga supplements kaming pinapainom sa mga babae before they get pregnant, at least 3 months before they get pregnant. So folic acid, iron, vitamin C, zinc, no, B complex, kasi it it hastens the inaano yung katawan para favorable sa pagbubuntis. Exercise. So mapapansin niyo yung mga pasyenteng obese o overweight, sila yung mga pasyenteng may hormonal imbalance. Pag sinabing may hormonal imbalance, hindi po nagre-regla yan buwan-buwan, so hindi rin sila nangingitlog. So we'll try to achieve yung normal na body weight, tapos exercise. So these are the healthy lifestyles na kailangan maano natin para mas madali tayong magbuntis. Ito hindi to joke, ano ba? Seryoso talaga naman na, okay, na sinasabi doon na pag medyo chubby daw, Dok, o pag nabuntis daw, kakainin doon ng taba yung bata. Ano ba yan? Hindi totoo. Oh, Dok, anong sabi ko? Di ba ganyan yan? O kung ano-anong gusto niisip? Hindi! Totoo ka rin na to. Hindi, pero ito yung mga, ito talaga yung mga pasyenteng hindi maganda yung ovulation nila. Okay. So most of the time talagang we advise them. Baka-covered kasi ng fats. Tama ba yun, Dok? Yung buong ovary, wala rin katotohanan. Kasi yung hormonal imbalance, di ba, you're producing too much of your estrogen. As fats dun sa body mo, ang end product nun, estrogen pa din. So, every cycle nga, may pinuproduce ka ng sobra-sobra, the excess fats pa in your body, so that adds up to the hormonal imbalance. So, talagang pinapayuhan namin yung mga pasyente na talagang, kung talagang gustong magbuntis, talagang kailangan ma-achieve mo na yung body weight. Tsaka siguro yung pag-aalaga ng katawan, hindi naman natin gagawin yun dahil gusto lang natin magkaanak o manganak ng normal o kalman. Gawin natin yun dahil gusto nating mapabuti yung katawan natin at mas maging ready tayo, maging mommy sa buhay. Dok, may quick question lang ako. Ito naman para sa mga kakapanganak lang, totoo ba na mas yung possibility na mabuntis ka? Oo, na mas mabilis kang mabuntis agad-agad kapag kapanganak mo. Yes. Kasi on the 6th week after you deliver, the capacity of your ovaries, no, na maging maganda yung function na ulit, mangingitlog na yun ulit kahit hindi ka pa nagregla. Kaya may mga nanay na hindi na po nagre-regla, tuloy-tuloy na buntis na sila ulit. Ay, nakakatakot. Alam na natin. Okay, okay lang yan, Day. Di ba gusto mo maraming anak? Approve. Doktora, yung contraceptives ba na pag-uumpisa sa maagang edad, ay factor ba ito kung bakit mahirapang magbuntis ang babae pagdating ng araw? Actually, hindi, no? It's a myth. Kasi yung dapat lang po talaga, kasi no, there was an abuse in the pills. Like ngayon po kasi, di ka na makakabili ng pills ngayon over the counter if you don't have the reseta. Before, women can just buy pills left and right. Taking pills kasi protects your ovaries also. It regulates your menses. So yung pag nare-regulate yung menses mo, ibig sabihin nun, maganda din yung pangingitlog mo. Basta lang po, wala ka tayong comorbids na tinatawag. We discourage women taking pills tapos they are smoking. Okay. Wag na wag yun. That's very detrimental po sa health. So it kuan protects the kuan pala ovary. Thank you, Dok. Ang galing naman. Thank you for watching Magandang Buhay. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.